yes! It's Friday, mga paps. Pasok na naman tayo sa trabaho. Huling araw ng linggo ng pasok sa trabaho, Friday. So, yun, 6 a.m. ulit ang aking alis. So, ayon sa aming ward, ay meron kami ngayon mandatory overtime. Supposed to be ang aming uwian ay 4 p.m. Pero since may memo kami na mandatory overtime, so uuwi kami ngayong araw ng 7 p.m. para sa production need, para makapaghabol pa ng gamit na aming i-prepare sa warehouse. Dahil by next week, magkakaroon kami ng event sa aming trabaho at walang pasok ng Thursday night. So kaya kami mag-OT ngayon para suportahan at mag-advance prepare para sa gagamitin by next week. I'm using Dominar 400 for this day para mas mabilis tayo makarating sa ating trabaho. Habang binabaybay ko ang lugar nito, ay biglang may sumulpot na van na wala sa linya. So ayun nga, nung gagalaping event namin next week, Friday, March 31, ay wala kaming pasok at may event kami. Pero yung event na yon at araw na yon, ako ay liliban sa akin trabaho kasi ako ay mas pinili ko na mag-relax na lang mag-isa, mag-rides para mabawas-bawasan ang aking stress. So pasensya sa aking mga tao at nasabihan ko naman na kayo na maga pa lang na ako ay hindi pupunta sa event. At alam ko, sarili ko, na mas may lalakarin pa akong may importante ng araw na yon. So, sana mag-enjoy kayo lahat sa aking mga co-SB, mga co-workers sa warehouse. Enjoy nyo lang ang event sa darating na Friday kahit wala ako. At I'm sure naman na kahit wala ako, eh, mas masaya kayo. Hehehe. Anyway, kwentuhan motor muna tayo. So, itong aking Dominar ay 1 year nang mahigit. Nasa 7,000 pa lang ang kanyang OBO. For me, is fresh na. Yung nga lang, wala akong idea kung ilang OBO bago palitan ng kanyang gulong. Upon checking sa gulong niya, harap at likod, nakikita ko na yung pagka-food-food niya. So, sabi ng mga ipakongka member na nakakausap is 10,000 to 12,000 OBO is pwede na magpalit ng gulong. So, i-check natin, no? Madalas naman akong nag-check ng gulong kung anong status niya, kung okay pa. So, yun. And regarding naman sa change oil, so, huling punta ko ng kasa is 6,500. And yung ginamit na langis is yung kulay pulang Kawasaki na 20W50. So, ang plan ko sa langis na yan is next change oil ko is after kung tumakbo ng 2,000 or 2,500. So, 9,000 OBO ang aking next change oil. And yung aking next oil na gagamitin, yung RS8 10W50 Racing. So, ayan ang aking next target na langis na gagamitin. And if ever na mag-chisel na ako, so either i-DIY ko or kay Boss Edjo ako magpapachisel dun sa Bulacan. Or kung marami kaming member na sabay-sabay kayo magpapamaintenance, baka mag-schedule lang kami kay Sir Edjo na dalawin kami dito sa Bataan. Yun, medyo matagal pa naman, siguro mga ilang buwan pa yun, 1 month or 2 months. So ito, biyayang trabaho, medyo malapit tayo sa Olongapo proper. So
habang binabaybay itong olonga po, i-share ko lang din, no? Itong buong week na to, more on Dominar ang gamit ko. Kasi yung aking easy ride sa bahay, hindi ko muna siya ginagamit kasi based sa aking consumo ng gasolina, parang lumakas siya. Nasa 24 to 25 km per liter. Samantalang itong Dominar ko, is doon din siya nag-range. Nasa 20 plus din. So much better na siguro na ito na lang yung gamitin ko. And at least pag-uwi, mas madali ako makakuwi kasi ang daan ko is expressway na. Pagpapasok, national highway ako, pero pag-uwi, nag-expressway na ako para mas madali ako makuwi. Then ito, pagligo pa lang kaliwa dito, so ito rin yung huling turn ko sa national highway ng Olongapo. Ito na yung left turn ko na para dumaan sa mga street na maliliit. At ito na nga ang aking hindi inaasahan may tatawid. Ay, si nanay muntik na. Buta lang kumagat yung aking ABS. Hindi siya nakatingin. Pero yung nga, as driver, no, kailangan aware ka sa paligid na alam mo yung mga nasa harapan mo. And wag sana basta-basta nga ano yung iniisip pa bang nasa biyahe. So minsan may mga driver din na may sounds. Ako, aminado ako, no, habang nag-drive ako, naka-intercom ako and naka-sounds ako. Kasi for me, mas feel ko yung pag-rides kapag naka-sounds ako. Lalo na pag yung pinapakinggan ko ay yung mga slow rock. So ever since, no, na nagsimula akong magkaroon ng hilig sa music, so puro slow rock na yung aking pinapanood. Ito na nga pala yung 14th Street, no? New kalalaki o new kababae. Parang ganyan na ito. Ito na yung papasok ng 14th Gate Subic Bay. So dito, bago ka pumasok sa Subic Bay Gate, so maraming mga bilya dito ng pagkain. So siyempre, minsan may mga kumpanyang mahal ang sa kantin. Kaya yung mga ibang empleyado rito is dito na bumibili ng pagkain bago pumasok sa loob ng SBMA. At syempre, as my experience na nakabili ako dito, ganoon din, alam ko na mura talaga. Manong, muntik na, ligot ng liko, hindi mo na kami hintay lumampas. So ito, stopover muna tayo, bili tayo ng almusal. Pero ako, madalas na binibili ko dito is tinapay ng Julie's Bake Shop. Kapo-redder, rice chips sa inyo. Patabirin nyo muna ako para makabili ako ng tinapay almusal sa trabaho. So sa Julie's, ang binili ko ay yung Spanish bread dahil isa mga favorite ko yun. Tara ya! And yun, pinapartner ko siya sa kape, yung Julie's bread. So shoutout sa Julie's, isa ako sa mga sugit ninyo. Then, ito na, isang likuan na lang sa roundabout. Malapit na tayo sa aking kumpanya. At mahal na mahal ko itong kumpanya ito kasi dahil sa nila nagtuloy-tuloy yung aking pagsusumikap para suporta ng aking pamilya. At kahit paano mabigay yung o makuha yung ilan sa mga gusto kong makuha. So, thank you sa Tonglong Company and hopefully sana mawala niya mga empleyadong hindi gumagawa ng maganda at sana
walang madamay na iba kundi sa mga paggagawa nila. So, hugot lang muna tayo. So, ito na. Touchdown Tonglung Spectrum Grand. Again, sa mga co-rider ko, ride zip and chillride lang sa mga empleyado ng Tonglung na mga nakamotor. And stay put lang tayo. Chillride lang. Chill sa trabaho. Gawin lang ang tama. And kung ano ang tama, ipaglaban natin. At kung anong mali, suplong natin. Ito, hanggang anong kaya kong gawin, tulong sa kumpanya, gagawin ko bilang isang supervisor ng wero. So again, ako nga pala ulit si Gimok Motovlog, Joel. So ingat lahat, and thank you, and be safe. Ciao!